morning. Magandang umaga ho. Magandang umaga, Philippines. Friday the 13th, May 2022. Magandang umaga ho sa ating mga nakikinig. Dito po sa DWIC, Servicio Lobo sa 882. Ako po si Vic de Leon Lima. At today ay, weekend, ika nga. At marami ho tayong mga kaganapan. Itong mga, I'm sure, mga darating na araw, mga this weekend, we will never know kung ano po mangyayari ngayong weekend na ito. Pero today, being a Friday, siguro chill-chill lang, ano? Relax-relax lang, huwag tayo masyadong aligaga. At tayo, parang maging maganda po ang takbo ng ating kapaligiran, especially heading up for a new administration. At tayo ho'y unti-unti nang umuusad, medyo nakaka-ulapos na po tayo sa kagaganap lamang na pag-i-express ng boses ni Juan. Ito po yung halalan 2022. Ito ho yung ginawang halalan nung araw ng Monday, and today being the what? Fourth day na ba? Fourth day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Medyo things are settling down, pero marami pa rin ho tayong mga, well, ilang pong mga kababayan na medyo ano. Oy, teka muna, yung rally yata, tuloy-tuloy pa rin, ano? At sa oras na 10:06 ng umaga, alamin natin ang report from Patrol Pod, Lungsod ng Maynila, Winner, Intro, Patrol Report. DWIZ, Patrol Report. Patrol by Paring Aya, musika at balitaan. Balitaan muna tayo, Paring Aya. Dito, wala na musikahan dito. Harangan. Kamiya pa yung alas 10. Harangan muna rito at blood sa init ng haring araw. Ang Paring Aya, tell me exact location mo. Narito ako sa left side ng Cultural Center of the Philippines building. Ito'y nasa Pedro Bucanig Street, ano? Ang Pedro Bucanig ay karugtong ng Vito Cruz. Okay. Philippine Navy. Nasa, yung headquarters ng Philippine Navy, manaro dito. Okay. Dito ay hinarang ng mga tauhan ng Philippine National Police, ang sangkatarbang mga miyembro ng militanteng grupo na naisarang magtuloy ng PICC para doon isagawa ang kanilang Black Friday protest na isinagawa. Black Friday protest. Oo. Meaning to say, sila ay nakatingga ngayon sa Bocanig at Roas Boulevard traffic. Talaga. At hindi lang itong lugar na ito ang traffic. Yung W Jokno, yung Makapagal Boulevard, galing ka patay ng tayo dyan, Friday pa naman. Friday, wala ka talagang malusutan. Kaya yung mga motorista, halimbawa, galing kayo ng Maynila, ang gawin nyo na lang, patay ka. Pagsagaan nyo ng tumuloy-tuloy ng Rojas Boulevard. At pagsagaan nyo ng napakatinding traffic paglampas nyo ng flyover ng Buendia. Dahil hindi pa tapos yung ginagawang pagsisimento ng kalsada ng Rojas Boulevard sa may tapat ng Cuneta. Tapat ng Cuneta ang Tulum, ano? Medyo kayo dun. Medyo mabagal yung pagtatrabaho. Alam niyo naman, itong pinaka-sentro ng daanan ng mga motorista, no, yung Rojas Boulevard. Kasi ang Rojas Boulevard, Paring Vic, walang gaanong traffic lights. Pag ikaw ay papiyara punta Coastal Road, ang may traffic lights naman sa Rojas Boulevard, ito, yung Vito Cruz. So, sunod yung ano na, yung airport UN. Doon na, sa may airport road. Tama. Balitan tama, lang ang traffic lights. Eh kung dadaan ka naman ng Makapagal Boulevard, katakot-takot, bawat corner may traffic lights. Oh. Tapos, ang pangit pa na kalsada. Yung Rojas Boulevard, ay yung Makapagal Boulevard, ang traffic, ang pangit na kalsada. Bakit ganun? Para ka nasa napakalayong lalawigan na Paring Vic.
Eh, kinausap pa rito yung taga DPWH. Sabi ko, di ba ang Makapakal Boulevard, eh, sakop pa yan ang Pasay, Paranaque. Eh, Metro Manila pa yan, ha. Eh, mas maganda pa yung mga kalsada sa Hulusulu kaysa dito sa Makapakal Boulevard at itong Jokno. Sabi sa akin ng taga DPWH, eh, Basaya, hindi na yan po pwedeng pakialaman yan. Dahil ang may responsibilidad na magpapaayos ng kalsadang yan ay yung local Philippine Reclamation Authority. Oh. Ay under pala ito na, no? Philippine Reclamation Authority. Kaya dahil dyan, pag umuulan, yung harap ng PI, ano, PITX na yan, laging bahayan. Oh. Swimming pool. Hindi pwedeng pakialaman ng DPWH dahil dapat na magpasayos niya, magpapaayos ay ang Philippine Reclamation Authority. Dahil dyan, maraming motorista ang hindi lang reclamation noon, reklamo na reklamo sa pabayaan ng mga taga-roon. Alam mo, isa pang problema riyan, paring Aya, yung mga may flights, yung mga papuntang airport, yung mga may emergency. Eh, ang maaari nyo na lang siguro ang daanan, mga kababayan, dumaan kayo ng Skyway. Kaya lang pati Skyway, traffic na rin. Dami talaga ng sasakyan. Traffic na yun. Skyway na kayo. Alangan naman dumaan ka ng ano? Alangan naman dumaan ka ng Top Avenue, lalo na. Grabe ang ano. Ano ba ang gusto ng mga nagpoprotesta, paring Aya? Ano ba ang pakay nila? Hindi pa sila nagpipink eh. Nakapink na ako eh. Pasensya na sila at ano. Ganun ba? Hindi lang problema. So, nakapink daw ako eh. Eh, paano ang gagawin natin? Eh, wala ka may ibang gamit na maisuot eh. Kumupula. Hindi na, wala nang kulay politika ngayon ang mga kulay na damit ngayon. Hindi wala na, dapat, tapos yung May 9 eh. Hindi na dapat na ini-organize, ano? Hindi na ini-organize sa politika. Pambira naman. Mga busing, makirahan nga lang po. Makirahan nga lang, ano? At nakikiusap tayo doon sa mga anti-riot squad ng Philippine National Police para makalusot tayo. Mapunta naman tayo dito sa panig ng mga rallyista. Ang kabuuan ng rally, ano, Barmik, hindi naman sila umabot ng Rojas Boulevard. So, ibig sabihin, yung Rojas Boulevard, papwede pa rin, ano, papwede pa rin magtuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan. Hindi na para. Ibig sabihin, hindi sila nakatawid ng Rojas Boulevard? Hindi sila nakatawid? Hindi, nakatawid sila. Yung pila ng rallyista, hindi umabot sa Vito Cruz. Eh, nasa loob lang sila ng teritoryo ng Bukani dito sa kanya. What? Walang gala na ako. Naghanap ako ng pinakamaka-leader dito sa mga rallyista kung hanggang anong oras ba sila. Sabagat walang permit ito eh. Walang permit eh. Di ba sabi pag walang permit eh. Ano ba ang gusto nila mangyari? Nakadayaan daw. Ha? Wala namang, alam mo na. Sino sila? Talaga musika at balita na. Narinig ko na naman ang meeting ito. Sinasabi sa awiting yang Aya, Pilipinas kong mahal. Ibig sabihin, mahal natin dapat ang Pilipinas. Tama ba ako? Tama. Dapat. Kung Pilipino ka. Okay. What is happening now? Kasama sa mga kumakanta rito, mga madre. Mayroong pinaka-altar. Ang madre. May pinaka-altar dito, may Bible. At may nakasulat na itakwil ang panunumbalik ng Rehimeng Marcos Duterte. Ngayon, yun ang hindi ako ano.
Kasi kung dasal lang yan, kung panalangin, ay sasama pa tayo dyan. Pero kung may halong kulay, parang tama ho ba yun? Sa isang misa, sa isang banal na misa? Yan, sa mga kalahok dito ay nakasuot ng kulay itim na damit. Eh, ano nga ito eh, okay. Black Friday protest. Black Friday. Oo, kaya naka-black sila. Okay. Eh, ako naman, naka-pink. Oo, sabi nung... Okay. Pagod na po ang ating humanitarian prayer. Ubalit, magpapatuloy ang ating paglilingkod at pakikibata para sa tambayan ng Pilipino. Teka muna. Paring Aya, sambayan ng Pilipino. Are you telling me yung 31 million na bumoto kay Bongbong, sang-ayon dyan? Hindi natin malaman ngayon. Hindi sambayan ng yun. Pilipino rito. COVID! Oh, minus 31 million. COVID de Castro! Yeah. Oh, mabuhay ka! Kapatid! Along peto lang siya. Ano? Marcos ulit ito. Anong plano? Ah, magpo-programa lang kami dito. Balak namin sana sa PICC eh. Kaya lang, hinarang na kami rito. Eh, hindi pa nakakaupo si Marcos. Ganito na yung itsura. Eh, hindi ko alam kung anong itsura nito sa mga susunod na panahon. Hanggang anong oras kayo? Mga bago man ang hali, tapos na kami. Bago man ang hali, ah. Yung sinasabing, maaari kayong i-disperse dahil wala raw, ano, walang permit. Ay, hindi kami naniniwala permit. Dun sa walang permit dahil ito yung constitutional na karapatan namin. Okay. Maayos at mapayapay kung programang ito, it's up to them kung i-disperse nila kami. So, sa panig ng Comelec, malinis daw, walang dayaan. Bakit ginigil yun? Pati PPCRB. Maraming, ang Comelec lang naman ang nagsasabi na walang malawakang bilihan ng boto sa baba. Alam ng lahat yan, kahit ng mga nanalong kandidato sa kanilang sariling konsensya, kaya hindi nila kayang sabihin na totoong malinis ang halalan. Much more dito sa anong ito. Pero ang halalang, bilhin ng halalang ito naganap before actual election. Before actual election. Mga paninira, galing. Mga dirty tricks, mga disinformation, misinformation na ginagawa ng mga Marcoses. In fact, ang makabayan black ay nakaranas a day before ng text blast ng paninira mula sa NTF-ELCAC. So ito'y bahagi ng dumi ng halalan. Ito sa panig, no? Mga militanteng, ano, may militanteng na grupo na kasapi doon sa mga tinatawag nating party list. Yes, oo. Okay. Grabe. Si D.T. Leni, nung panahon ng mga kampanya, yung kanyang mga tarpulin, mga parapernalya, ay iniikisang, sinisira. Sinong gumagawa nun? Bakit sa Marcos walang nangyayari? Sino gumagawa nun? Sa Kabuuan, gaano kayo karami dito ngayon? Inaasahan namin ang 5,000 taong ngayon na dumating eh. No? Maraming maraming blockade na nagaganap. Pero ito, may halos 3,000 mahigit na ito. So, magpo-programa lang kami dito hanggang bago man ang hali. Tatapusin namin ito sa mga tanda kung maghahanda pa kami ng mga sinere ng protesta. Sino ang mga kasama niyo rito? Mas malaki. Personalidad ka, Obet? Nakita ko si Kong Mary Colmenares, nakita ko si Lisa Masa, nakita ko si Congresswoman Arlene Rosas, itong mga madre na nandito, si Renato Reyes. In-expect namin magdating ang panggap. Paano natin tinitiyak na hindi mahaluan ang grupo ninyo at maring pagdahilan ng kabuluhan. Alam mo naman, Aya, kilala mo naman ako sa matagal na panahon sa pangaraling ito. Itong raling ito ay militante pero payapa. No, nagkakaroon lamang ng kabuluhan ito pag itinutulak o dinidisperse ng polis. Pero kung ganito, katulad niya, nakatayo sila at nagaprograma kami, mapayapa itong matatapos. Sari na mo nga, sana matapos ng mapayapa ito. No? Marami pong salamat sa inyo. Marami salamat. Si Kaobet. Kaobet, siya ang anong grupo na ngayon? Bayan. Bayan, okay. Si Kaobet. Kaobet ni Castro. Si Kaobet ni Castro. Si Kaobet. Tinatang ko rin yan sa rally-rally, si Kaobet. Kaobet! Yung mga, itong mga pangkat na ito, batang reporter pa ako. Alam mo naman, mga bata pa tayo mga... Mga dati ka niyan, League of Filipino Student. Sila mga has, yan. Naalala ko tuloy si Kalihan Alejandro. Inahanap ko rito si Kanato. Si Kanato, inahanap ko. Kanato Reyes. Si Kanato.
Ay, ito. May unod na rin. Hala to. Magandang umaga. Kumusta ka na? Ay, kamusta po kayo? Okay lang. Okay naman. Long time, ah. Okay. Gadami po ba ito? Ang grupo niyo, ano? Sige natin. Pero madumi-dumi na po ito, eh. Napuno na natin sa harapan ng CCT complex, eh. Okay. At marami nagbabalik tayo dun sa nagaganap na canvassing. At saka syempre, sinabating ko siya yung mga irregularities sa nakita nila yung actual election day at kahit bago pa ang election. Okay, maraming salamat sa friend na interview ko na rin kanina si Kao Becker. Maraming salamat, maraming salamat. At mayroong lumang litrato at ano ba ito? Mga dati na ito, mga litratong ito na inilalatag sa kalsada ng ating mga kababayan, ng mga kasama rito sa rally ito. Maybik, mag-aanta kayo po kung ano ba mga ibang kaganapan at sana ay maging tapos ng mga payapa itong Gilos protesto na ito na tinabag nilang Black Friday protest ngayong araw na ito at itong tindi ng init ng sikat ng araw. Lintik ang init ng araw dyan. Paring aya, kawawa na may mga polis. Lahat na merito kawawa. Lahat na merito kawawa. Polis. Mga polis, ha? Yan, no? Mga rayista. Ito, sa kaysa init din ito. Mga reporter. Oo. Oh, marami na rin mga reporter yung talagang pawis na pawis. Yung mga oras na ito. So, ay, ingatan niyo si Ano Rian. All right, yan po ang freedom of expression na nananatili po sa ating bansa. Na sinasabi po ng iba, sinisikil ang kanilang mga karapatan. Ayan po ang maliwanag na halimbawa na meron pong demokrasya sa ating bansa. They're on the street doing a protest rally. Karapatan po nila yan. At wala po tayong problema riyan. It is their right to question. It is their right. Basta sa akin lang, wala pong magkakagulo. Ang mga pulis, sinabi na po nila, maliwanag, we will apply maximum tolerance. And I agree with the PNP Chief Danao na pinatutupad po yan ng Philippine National Police. Karapatan po yan. Basta wag lang pong magkakasakitan. That's okay. Kung sa paniniwala po ng iba, eh meron na ganap na hindi maganda, that is okay. That is the right. Okay lang po yan. Pero, yun. Sabi nga ng ni Parin Dennis, yun nga lang, Parin Dennis. Talagang kumbaga sa halo-halo, apaw yung iyong baso. Apaw ng sangkap, apaw ng yelo. Sumobra raw ang demokrasya. Yan po ang sinasabi. Na sinisikil daw po, may mga press freedom. How many minutes have we given them? On the air, on national radio, DWIC. Inihayag po nila si Kaobet, si Renaka Renato Reyes, narinig po nila yan sa himpapawid. Diba? Ilang minuto po yun, ang tagal po nun. So, alam nyo naman, ang DWIC, as far as I'm concerned, ayoko po ng... Gusto ko po pareha. So ayan po, narinig po ninyo ang tinig ni Kaobet, ni Ka Renato Reyes, binigyan po ng sapat na airtime ni Paring Aya Yupanco ang nagaganap pong Black Friday protest. Sa akin lang, wala lang pong sakitan. Yun lang pinaka-importante riyan. Dahil ang hirap po dyan, ayan na po, nadadamay na po. Yung mga mamamayan na nagmamaneho, nagbibiyahe, may mga trabaho, may mga pasok sa paaralan, may mga importanteng mga gagawin, iyon po. Iyan po ang demokrasya. Hindi ba? Kasi nasabi po ng mga ilan-ilan, wala raw ho tayo noon. Wala raw freedom of the press. Sinisikil daw ang katotohanan. Ayan po. Nagdudumilat na katotohanan. Right in the heart of Metro Manila. Ayan po. Again, karapatan po nila yan. Wala po tayong problema riyan. Tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo. At tuloy-tuloy rin po ang pamamayagpag ng Presumptive President Bongbong Marcos at 31 million. Hindi ko nga lang alam paano ko ibababa itong aking chat sa aking computer. Hindi ko mabasa yung tok-tok eh. Hindi ako talaga teki-teki eh. Hindi ako marunong eh. Hindi ko alam kung paano ibababa ito eh. Hindi ba? Ayan yun na. Basta 31 million. Ayan.
papatuloy po ang pamamayagpan. Sabi nga nila, more or less, this is it. Ito na ho yung bilang na yan. Even for the senators, ito na ho yun. Ito na ho yung bilang na yan. Bongbong Marcos at 31,104,175. Yan po ang bilang ng mga sumang-ayon sa kandidatura ni Presumptive President BBM. Kahapon po'y nag-usap sila ni Paring Joe, si Wanna Buy Watch, hindi ba? Kilala niyo po ba si Paring Joe? Si kapatid na Xi Jinping, nakausap na po ni BBM at nagpaabot na po ng pagbati sa ating pong susunod na Pangulo ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siyempre, sa atin pong pangalawang pangulo at kalihim ng kagawaran ng pagtuturo, Sara Inday Duterte. Good choice, good choice. Alam nyo, si Inday Sara isang ina, isang may bahay, tamang-tama po sa kanya yung education dahil parang mga anak po niya yung kanyang gagabayan. Mga anak po niya yung kanyang susubaybayan, ang mga mag-aaral. Napakaganda. Kahapon po, may mga lumalabas na ho ng mga iba't ibang mga text blast tungkol ho sa mga papasok na cabinet member. Ha? I see the name of isang napakagaling Vatican, super galing na abogado in the name of Caro Dante Marcoleta. May mga ganun ho na umanoy, hahawak po sa kagawaran ng katarungan, which is the Department of Justice. Ayan. May nakikita rin po akong mga ilang na-retain. Ang promotor po ng pagpapalaganap ng build. Ang promotor po ng pagpapaganda ng ating railway system. Ang promotor po ng pagpapaganda at pagdaragdag at pagdami ng skyway. Itatago ko na lang po sa pangalang Art Tugade. Yan mga ganyan. Yan. Na ano pa ba yung mga, hindi ko lang mabuklat yung aking cellphone eh. May mga ganun na hong tumutunog. Hindi ba? I think GMA will be one of the cabinet members of the next administration, if I'm not mistaken, allegedly Department of Finance. Hindi ko matandaan kung may DILG. Ayayaan nyo, basta ako itutulak ko po yung mga magagaling, yung mga worthy opponent ni Ginoong BBM. Sana po mabigyan ng pagkakataong mailagay din po sa pamahalaan. Itutulak ko po yan sa abot ng aking makakaya, sa aking maliit na kaparaanan. The likes of Pampilo Ping Lacson, the likes of Vicente Soto, di ba? Francisco Dumagoso. Ha? Pwede po yan. May naririnig din ako sa Pagcor. Allegedly. Tatago ko na lang ho sa pangalan Benhur. Paala na ho kayo kung no pilido. Eh ito naman yung mga ano pa lang to. That's why I'm saying it's allegedly. Hindi pa ho tayo sigurado. Pero may mga lumalabas na hong listahan eh. May mga lumalabas na hong listahan eh. At sana po ang mga taong ito tunay na ba? Subok na eh. Umaga sa bangko, subok na matibay, subok na matatag eh. Di ba? Wala naman tayong naririnig na alingasgas sa isang Benhur Abalos. Wala ho tayong naririnig na alingasgas sa isang Arthur Tugade. Wala ho tayong naririnig na alingasgas sa isang lalo na yung Inday Sara Duterte, lalong walang alingasgas doon. Hindi ba? Ito ho ang sinasabi ko. Slowly but surely. Sa akin lang ho ito. Opinion ko lang ho ito. Pwede rin. Pwede rin i-retain ng Public Works yung Mark Villar. Sa akin lang ho ito. Ito ho'y opinion ko lang. Yung tatay ni ganito, ganun nung araw eh. Baka naman ho yung anak. Eh nag-iisip, ganun ba ang tingin nyo sa akin? That's why sinabi po nung mama, don't judge me by my ancestors, judge me for what I will do. Di ba? Ako ho'y naniniwala, agaya ho ng sinabi ko kahapon,
I think these people will do better. Dahil sa lawak ho ng social media ngayon, ha? Sa lawak ho ng mga taong very vigilant sa pagbabantay. Diba? Wala po sigurong, well, yan po'y mag-iingat. Mag-iingat po yung mga yan and they will do better. Because whether they like it or not, kailangan pong maibsan ng konti ang ating mga problema, pandemya, korupsyon, gutom, trabaho. Kailangan may makita. Para ngayon nga, dapat, ako, I agree. Dapat ngayon, wala akong maririnig na katwira na pag-initin nyo muna yung puwit namin. Hindi o. Alam na ho natin ang target natin. The pandemic, trabaho, kagutuman, korupsyon. Target bullseye kagad eh, masasapul kagad eh. Diba? And I'm sure the presumptive president at this time he already knows what to do. He already knows what to do. Alam na po niya gagawin niya riyan. Kaya sa atin po naman, baka pwede po naman, relax, tignan natin. The moment na wala pong ginawa, the moment na pumalpak, yeah, si BP Lenny, pwede rin. DSWD nga nakikita ko kay BP Lenny. Yan ho ang tinatawag na United. Diba? Yan ang unity. Yan ang tinatawag na unity. Alika, magaling ka eh. Tapos na yung eleksyon, pero magaling ka, alika, tulungan mo ko. Diba? BP Lenny nga, nakikita ko. DSWD. Diba? Tapos na yung eleksyon, tapos na ho yung May 9. Tapos na ho yung batuhan ng putek. Kaya dapat ang gawin natin, mag-break muna tayo kasi 10:30 na, magagalit si Hias, si Jam, at saka si Winner, at saka si Boss Edgar Cabangon. Magandang umaga, nais ko lang ng batiin. Yung kasama ko sa Radyo Patrol, Patrol 35, Johnny Banyes, Patrol 35. Johnny Banyes, magpalamig ka na, umpisa na natin yan. Pero sad to say, mas magandang lalaki sa iyo yung anak mo, si Allen. Babalik po, Servicio Lubos sa 882. Servicio Lubos sa 882. Tuloy-tuloy ho tayo. Tuloy-tuloy ho tayo on a Friday, May 13. Ha? Well, ang sinasabi nga ho, ayun, yung column ni John Ibanez, basahin niyo po yun. Ang gaganda po ng column ni Parin John, ni Parin 35. Kaya po 35, Patrol 35 yan, yung balitaan at kumustahan sa Abante, yung column niya. Anong araw yon, Allen? Anong araw lumalabas yon? Daily ba yon? Basahin niyo po yung column ni Parin 35. At talagang marami ho kayong kapupulutan na aral. At syempre, Thursday, tuwing Webes, tama-tama, ano? Events for the week, yung mga komentaryo po ni Parin John Ibanez. At syempre, yun hong pinakabagong programa sa DWIC tuwing alas 10 po ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi para makapag-relax naman ho kayo after a long day of hard news, mga balitang nakakatensyon, makinig ho kayo musika at balitaan. Ha? Yan po yung musika at balitaan. Hashtag music. Diba? Newsic. News at music. Ni paring Patrol 5, ayayupang ko. Yeah. Yan po ang mga ano. Ano daw? Ano yun? Okay, anyway. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy pa rin ho yung protesta dyan po sa PIA. Naisip ko lang. Ang kini-question po nila, ang COMELEC. Parang doon po sa awitin na Pilipinas kung mahal, meaning mahal natin ang mamamayang Pilipino, siguro naman ho dapat irespeto natin yung saloobin ng humigit kumulang sa 31 milyon na mga bumoto po kay BBM at kay Sara. Hindi ba? Sabi nga ho nung iba mga kandidato, they have spoken. Sabi nila, the people have spoken. Tinanggap ho nila. Yun ho ang ano, kumbaga sa militaran officer na gentleman ho yung mga ganun. Diba? Ping Lacson, Tito Soto, Isko Moreno, Calyode de Guzman. Calyode nga, pwede mong gawing iusek ng labor yan eh. O, diba? Alika, marami kang ano eh, maitutulong sa akin eh. Alika, tulungan mo ko. Dahil unity nga eh. Ganun, kung pwede lang naman. Hindi naman natin sinasabing ganun. Diba? Para balance ho. Diba? Meron ho tayo sa panig ng labor na nasa gobyerno. Meron ho tayo nasa panig ng gobyerno na nasa labor.
para pareha. Eh, yun lang naman, no, eh, mungkahi lang ho yun. Eh, I know it could be hard, but you know, if we talk about unity, at ako naman eh, naniniwala, sincere po yung mama, yung BBM, sa pagkakaisa po natin. I think it's about time. Di ba? Parang bugbog sarado na hong Pilipinas sa ano eh. Pagkakawatak-watak, iba-ibang kulay, iba-ibang panig. Parang, sabi ko nga kahapon, di ba pwedeng testing muna? Testingin natin, baka sakali nga yung unity, yung pagkakaisa, oh, dun ho gumanda. Well and good, pag gumanda. Di ba? Now, kung yan ho eh, hindi toto pa rin, that's the time na magmarakolyo tayo. That's the time na magmarakolyo tayo. Parang napakalaki yung, napakagaling naman ho ng COMELEC para gawing 31 million yung boto kung medayaan. Parang, hindi ko alam ha, eh, sa akin lang ho yun. Pero siguro respeto na lang po dun sa 31 million na mga bumoto, di ba? Kay Bongbong at kay Sara. Di ba? Ganun lang ho yan eh. Ako'y believe dun sa mga kandidatong the people have spoken, I concede. Believe na believe ako ganun sa mga ganung attitude. Di ba? Yung mga ganung attitude. Yan ho'y sabi nga nila eh, sa isa hong salarangan ho ng pakikipagtunggali sa larangan po ng paligsahan, there's only one who should prevail. Ganun ho talaga. Ganun ho talaga. Maybe your best wasn't good enough, sabi nga sa kanta. Probably next time. Di ba? Nakita nyo ngayon. Ang dami ho ngayong mga ano, nangyaring doon sa halalan, doon sa boses ni Juan, ang dami ho ngayong mga naging dehado nanalo. Di ba? Mga ganun, no? Dumarating ho kasi sa punto na ang tao, nakikita nila yung mali, hindi tama. Nakikita rin ho nila yung tama. Di ba? Ang dami hong dehado na nanalo. Nakakagulat nga eh. Di ba? Ang dami hong dehado na nanalo. Sa Maynila, another history. Oy, magandang umaga pala kay Doc Pox Pangan, ha? At ang kanya pong butihing may bahay. At ang dating vice-alkalde ng lungsod ng Maynila na ngayon ay alkalde. At ang kauna-unahang babaeng alkalde ng Maynila for the past, I think, 430 years. Sa edad ng Maynila, ang kauna-unahang babaeng magiging alkalde po ng lungsod ng Maynila. Mag-asawang doktor yan eh. Si Dr. Pangan, yung hepe ng Manila Health Office. Hindi ba? Napakagaling po na doktor niyan. Si Dr. Pox Pangan. Yan po ang asawa ni ano, ang dating boyfriend ni Mayor Hani Lacuna. Yan po ang magiging alkalde ngayon ng aking pinakamamahalal na lungsod, ang lungsod po ng Maynila. Ronda Provincia at 10:42 in the morning, June Bringola. Oy, Bataan ha? Eh, maganda-ganda yung Bataan. Baka madalas-dalas kami rin, pati Sambales ha? June! Magandang umaga, parin Vic. Pero bago to, pasensya na, sisingit ko lang ito. Matagal na ito eh. May nag-text lang itong si Lunida Di Makulanga ng Barangay Duale sa Limay, Bataan. Sir John, pakisabi kay pa o pakisabi kay paring Biko kay Sir Vic Lima, kahit saan siya magpunta ay sinusundan namin siya. Kahit medyo kasi maang hanggang sinasabi niya magaang pakinggan. Ayan po, ayan po. Lunida Di Makulanga ng Limay, Bataan. Magandang umaga sa iyo. Sa ating balita, nangarating na sa mababa. Lunida, kapangalan ho kayo ng nanay ko. Oo. At sa 72 years old na po ako. Ikaw na lang doon po. Lunida. Okay. Ay, nakarating na. Nadinig niya na. Ayan, lahat akong utang sa kay Aling Lunida. Magandang umaga po sa inyo lahat sa Limay, Bataan. Sa ating balita, nanarating na sa mababa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong laliligan ng Bataan. Ito ay sa kabila ng pagsama-sama ng maraming tao mula noong 45 days ng kampanyahan hanggang sa araw mismo ng eleksyon o at bilangan ng boto. Ayon sa ulat ng Provincial Health Office, nakarating sa tanggapan itong si Governor Abet Garcia, sa ngayon nanatili sa 28 pa rin ang bilang ng mga aktibong kaso ng natural sakit at ito'y mula sa mahigit na 4,000 kaso noong nitong nakaraang buwan. Ayon pa rin sa ulat, 4 lamang
apat lamang na talang bagong kumpirmadong kaso na ikukumpara noong mga karambuan ay umabot ito sa mahigit na 300 bawat araw. Pero ngayon, apat lamang na talang kumpirmadong kaso at ito umabot na sa 37,998. Tatlo naman ang gumaling at ito umabot na sa 36,556. Wala namang naitalang bagong nasawi sa COVID-19 at nananatili ang bilang na to sa 1,404. Pero yung mga nasawi niyan, ayan ay mula noong January 2020 hanggang sa kasulukuyan. Ginimbringulan na gula, simple method loss, DWIC. John. Parang big. Sino ang nanalong gobernador ng Bataan? Ang nanalong gobernador ng Bataan ay itong si Jowet Garcia. Siya yung congressman sa 2nd district ng Dalawigan ng Bataan. So siya yung governor-elect ng Bataan ngayon, itong si Jowet Garcia. Samantalang siya naman si Governor Abet Garcia ay nanalong congressman sa 2nd district ng Dalawigan. Oh. Itong si Geraldine naman, itong transgender na congresswoman, wala siyang kalaban. So siya pa rin ang congresswoman. Sino? Ng Sino? Geraldine Roman. Yung... Ah, si Geraldine. Oh, yan ito okay. Yung hindi nagpa-interview sa akin. Okay, oh, sige. Yes, boss. At yung kaunahang congresswoman naman ng 36 ng Bataan, ito yung bagong tatag na 36 na lalibigin ng Bataan, ang nanalo na mga congresswoman at naproklama na itong si Mayor Gina Garcia ng dinalupihan. So lahat-lahat ng mga nanalo dito ay puro Garcia, pati ang vice governor na pinsan nila ay Garcia, samantala yung apat ay magkakapatid. Ah, okay. Very good. Sa kabuuan naman, naging maayos, tahimik ang election dito sa buong Lalawigan ng Bataan na parang big, wala ang tuwad isa na nangyari. Bagamat meron na sirang tikos na siyam, agad din naman itong nagawa at nakaboto ng maayos yung ating makabayan sa buong Lalawigan. Yun, binigulan na ko na simple method lang, DWRC. Very good. Yun, Bringula, ha? Ah, si Joet pala, ang governor. Si Boss Abet Garcia ang congressman. Eh, alam nyo, hindi nyo rin matatawaran ang paglilingkod niya mga Garcia eh. Diyan po sa Bataan. Subok na po natin niya kahit sa pagdating sa ama. Diba, napakabait po ng ama niyan. At talagang maganda naman talaga ang Bataan. Yung iba nga lang official dyan eh, namimili ng sasangayon na interview eh. Gusto niya TV eh. Ayaw niya ng maliit na himpilan eh. Okay. Sige, may nagawa kaya yon? May nagawa sa Bataan nun. Anyway, tuloy-tuloy ho tayo. At 10:47, marami ho talaga ang asahan na ho natin. Marami ho ang magiging, yan, yung mga tinatawag na mga protest na yan, hanggang hindi po ika nga tumatahimik ang dagat, ika nga tuloy-tuloy ho yan. At marami ho magiging question. Alright, mula po Bataan, usad-usad tayo. Dumatayo sa Naga. Manoy, nanaw na Manoy, sa Inga. Manoy, dito sa Naga City at sa Bicolan dyan, nakahandang i-deploy anumang oras kung kinakailangan ng binong Opland Bicol Shield ng TNT Bicol upang tugunan ang posibleng kaguluhang idudulot ng mga kilos protesta. Ayon kay Police Brigadier General Mario Reyes at TNT Regional Director, ang Opland Bicol Shield ay binubuo ng Civil Disturbance Management Contingent. Naka-organize sila sa isang platoon at nakapwesto sa bawat istasyon ng pulisya. Ang Reactionary Standby Support Force ng PNP ay nakatalaga naman sa mga Police Provincial Office at Naga City PNP ay magkakaroon din ng hiwalay na CBM Company. Nakahanda rin ng PNP na harangin ang mga left-leaning organization na papunta sa Metro Manila. Samantala, nananatili na full alert status ang PNP Bicol upang ipatuloy ang paglatag ng solusyon sa problemang pangseguridad ng rehiyon. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Melvin! Sabi ko nga, wala na si Melvin eh. Tatanong ko lang sana, baka meron kayong information na ano ba nangyari sa ano? So kung mabalitaan, kung nanalo po itong si kaibigang Governor Ed Taliado ng Camarines Norte, at malaman natin kung ano ang kinahinatnan ng halalan po doon sa pagkagobernador ng Camarines Norte. Malaman din natin sino ba mayor ngayon ng Daet
para makamusta naman natin ang diet. At alam nyo, isa ho sa mga lugar yan na talagang gustong-gusto kong balikan eh. Yan pong diet, Camarines Norte, ang capital po ng Camarines Norte, yan diet. Yan pong mga kaibigan natin dyan, eh, nandyan pa ba yan? Yung mga Perer, yung mga Ubusan, dyan sa Ubusan, sa Talisay yan eh, sa may Talisay. Talisay, Camarines Norte, malapit sa Binsons. Oh, yan, yung mga lugar na yan, ang mga Lukban, yan, yung Camarines Norte Doctor's Hospital. Alright, Melvin, balitaan mo nga ako, ano ba nangyari sa Camarines Norte, sa Governor? Ay, Manoy, ang si yung incumbent governor, ano? Yung si Governor Igay Taliado, natalo. Ay, natalo si Ed. Sino tumalo? Ay, yan, hindi ko matanda yung, pero hindi ko matanda yung nanalong governor, pero yung governor, si Igay Taliado, talo, Manoy. Talo si Igay Taliado. Okay, alamin mo ha, kung sino mayor ng diet. Makapanayam din natin at mabigyan pagkakataon dito sa ating impilan. Alamin mo lang ang contact number. Ah, sige po. Sige, talamin natin yung mga nanalo dito sa Karatig, Laluwigan ng Camarines Sur. Samantala ba, no? Si VP Lenny ba? Si VP Lenny. Si VP Lenny ba? Hindi umuwi ng ano, Naga para magpahinga siguro. Balita ko, pupunta yata ng Amerika at graduation ng anak. Dito man sa Naga City, wala na dito sa Naga City. Ang alam namin, nasa Metro Manila na si Vice President Lenny Robredo. Apo. Okay, sige. Okay. Sige, Manoy, ito ang sa Manila natin. Thank you, Melvin. Sige. Alright, si Melvin Machado po yan ng Naga. Ay, baba tayo ng konti, from Bicol. Kanina nga ho, pinag-uusapan nila Boss Conrad, nila Attorney Trixie, yung mga daan-daan na ano eh, connecting-connecting. Oo, tama ho yun. Talagang ngayon eh, diretso na. Ay dati ho, naalala nyo yung Bitoka Manok. Ha? Galing kayo Metro Manila, pumunta kayo Bicol. Naku, napakadelikado ho nun. Eme, kung tawagin yun, Eme. Dami yung nadidisgrasya ron. Ngayon, wala na. Sa baba ka na yata dadaan, dire-diretso na. Kaya ang bilis ng biyahe patungong Bicol. Kabayang Mar, ulit eh. Ano ga nangyayari dyan sa Batangas, Kabayan? Ano ga? Yes, magandang umaga. Kasama ng Bika. Hindi tayo ngayon sa bayan ng Santo Tomas at kapiling din natin itong mga sumusuporta kay Attorney Art John Marasigan o Ajam, na siyang nag-slide na nagwagi sa pagiging alkalde sa City of Santo Tomas, na daig nito itong dating Vice Mayor na si Arminio Silva sa pagtakbo bilang mayor sa lungsod ng Santo Tomas. Na kilala si Attorney Art John Marasigan sa katawagang Action Bilis, sapagkat doon sa kanyang ginagawang pag-ikot ng kanyang mobile clinic, handog niya itong mga libreng laboratory at kilalatik ito sa mga barangay na kung saan ay ikinatuwa ito ng kanyang mga kababayan. Naging pangunahing agenda o tutukan ng nasabing abogado itong mabilis na aksyon, lalo na sa mga namatayan, at ilalapit ito sa mga mamamayan. Partikular ay itong mga libre na makukuha ng mga namatayan na serbisyo at hindi natipila sa mga city hall, ano pat pauli-uli at pabalik-balik, at maging mga guro. Itong mga guro ay nagsusolicit upang makabili ng electric fan, bagay na ito'y kanyang tutuldukan sapagkat mag-focus na lamang sa pagtuturo niya ang mga guro, at sila na ang gagawa ng paraan kung ano man ang kailangan ng estudyante at paaralan sa kanyang nasasakupan dito nga sa Santo Tomas, Batangas. Matatandaan na pangalawang laban ito ni Attorney Art Marasigan, pero sa ngayon ay malaki yung naging lamang nitong si Attorney Art Marasigan, at pinagpapasalamat ng mga taga Santo Tomas na nagwagi na ito dahil ang kanilang inaantay ay serbisyong medikal nila. Yung medikal kasi kasamang isa ito sa nakita nila na malaking pangailangan ng siyudad, at itong siyudad nito ay walang public hospital. Yan ngayon yung nakita nila na kailangang tutukan, at sinabi rin ni Attorney Art John Marasigan at na ating nakapanayam na ito nga ang kanyang unahin sapagkat nakita niya na walang hospital itong siyudad nito. At malaki naman itong budget sapagkat matatandaan kasamang bit, bago pa lang natatag itong Santo Tomas na siyudad, eh hindi na ito, kumbaga yung budget nito ay hindi na kahati itong probinsyal, itong lalawigan ng Batangas. Kaya masosolo na ang budget,
magagamit ito sa tamang paraan ani Mayor Elected Attorney Arjun Marasigan na kung saan nga ay nakapalian natin kani-kanina. At yan yung balita natin at kasamay rin noon na kasamang Vika, mayroong isang namatay na nalunod diyan sa San Juan, Batangas ayon sa kay Major Manalo. Nag-inom, lasing ito. Kaya nakita lang nakalutang ng alas 5 ng madaling araw kung kaya binabalaan ng mga pulis na huwag mag-outing o huwag maligo sa dagat lalo na kung ito ay nakainom upang hindi na masundan itong mga kalunos-lunos na pagkalunod ng ating mga kabayan na nag-outing ngayon sa iba't ibang resort dito nga sa lalawigan ng Batangas. So yan ang ating balita mula rito sa lalawigan ng Batangas. Yes, kasamang Vic. Ingat, ingat. Pag nag-outing na ganun, good time lang. Walang ano, walang disgrasya dapat. Tama, tama. At isa rin, kalunos-lunos yung sa balete, limang bata yung namatay ko, natatandaan. Ano, patay lahat itong mga batang ito. I know. Okay. Yes, oo. So yan ating balita kasamang Vic mula rito sa lalawigan ng Batangas. Maraming ulit ang nagulat para simple lang may tanong nakas dito po yung ICA. Balikan natin ang Roas Boulevard. Ayaw yung Pangko Patrol 5. Go ahead. Si parang Vic, si Police Lieutenant Texon, yung ating spokesman sa NCRPO ng Philippine National Police. Ma'am, ano ho bang plano ng kapulisan hanggang anong oras po pinapayagan itong mga nalilistang ito? Like tayo sa DWIC, ano? Yes, sir. Magandang umaga po, sir. At sa ngalan po ng ating officer in charge ng Philippine National Police, Police Lieutenant General Vicente Dupa Danao Jr. at ng ating hepe ng MCRPO, Police Major General Felipe Natividad, sir, ay binabati ko po kayo, sir, ng magandang umaga at ano din po sa ating mga kababayan na walang sawang tumusubaybay po sa ating programa. Opo, sir, nakita po natin, sir, na karamihan po dito sa mga nandito po sa harap ngayon ng ating CCP complex, sir, ay mga kabataan po, sir, at tama po rin kayo, sir, sila po ay walang kaukulang permit to conduct rally, pero karapatan naman po nito nilang mag-air po ng kanilang mga grievances, kung ano po man yan, at tayo naman po, basta ito po ay nagiging maayos po, wala silang sinisira, hindi sila nananakit, ay pinagbibigyan po natin na gawin po nila yung kanilang programa hanggang 11:30 po ngayong umaga. Wala tayong oras, so limitado oras ay binigay sa mga. 11:30, sir, yun po yung binigay natin, at yun din po ang kanilang ilimit. 11:30. After 11:30, eh, mangyayari kayo dispersion? Siyempre, sir, tayo, sir, daan pa rin po natin yan, sir, sa magandang usapan dahil pinagbigyan naman natin sila, sir, so they should also balis the rank, sir, na kung ano po yung usapan natin, dapat sumunod po sila. Ma'am, maraming salamat po. At magulang gala na po, pakibanggit lang po nung buong yung inyong rango at buong pangalan po. Ito po si Police Lieutenant Colonel Jenny Texpan ng NCRPO spokesperson po. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Okay, ma'am, maraming salamat. Barbie? At nananatili pa rin itong ating mga kababayan dito. Pero may mga iba pa silang... Dumadami ba, paring Aya? Dumadami? Hindi na sila pinayagang madagdagan pa yung naririto sa gilid ng CCP complex. Hindi na sila pinayagan dito sa Bukanig, ano? Yung ibang mga kasamahan nito, eh nananatili na lamang doon sa kanto ng Mabini. At Pio Campo, yung Vito Cruz. Yung Vito Cruz na yan, at Pio Campo ngayon ang tawag dyan. At dito sa kabahan ng Rojas Boulevard. At kapwa sila nag-aabang na makalagpas doon sa inilatag na seguridad. Inilatag na seguridad ng Philippine National Police, particular yung mga tauhan ng National Capital Region. Ito yung patrol number 5. Ayaw yung pangkano po lang, single method and lakas. DWIC. Thank you. Paring Ayaw yung pangko. Maraming salamat ho sa mga taga-subaybay natin at siyempre sa ating mga Ronda Provincia patrol reporters at sa ating mga report mula po sa Metro Manila. Well, today is a weekend. Araw ho tayo ng Biyernes. Muni-muni ho tayo. Ano ho yan? Mag-recharge ho tayo after a week of, tension, toxic, talagang napakarami yung mga nangyari. Mag-easy-easy lang ho tayo. Eh, hintayin lang ho natin ang mga mangyayari. Huwag ho nating daanin sa init ng ulo. Maging mapayapa ho tayo. At naniniwala naman ako na ang lahat po eh may solusyon. Ang lahat po eh maayos. Let's enjoy the week. Let's enjoy the weekend. Manalangin po tayo. Tandaan natin, meron pa rin ho tayong pandemya. Hindi pa po nawawala ang pandemya. Mag-ingat pa rin ho tayo.
Bagamat bumababa na ho ang bilang, gumaganda na ho ang mga reports ng ating mga doktor, ng ating mga dalubasa. Sana po mapanatili natin yan. Kooperasyon lang. Pagkakaisa, please, pagkakaisa. Wala pong mawawala kung tayo po yung magsusuot ng face mask. At sana ho malusutan natin itong napakalaking mga kampanyang naganap. Wala pong magpakasakit na marami, wala pong magkasakit na maluba. Malagpasan po natin itong COVID-19. May pandemya pa rin po at higit sa lahat. Lagi ko pong sinasabi, panalangin, panalangin, panalangin. God bless our country. God bless our people. Ako po si Vic De Leon Lima. Susunod na po, Yes Yes Show Topacio with Attorney Freddy Topacio. Talas, Saldivar, Pampagana, sa tanghalian. Servisong Lubos. Sa 8, 8-2.